Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong lagi naming ikaligayang Ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang mali at walang kahulili pang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ng langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang mapagtotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis ng kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw ay kalahati, araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nilang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban.
ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awiting akong bangong bago. Alpay tugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ay iyong ikaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nagubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Guru, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilanling asawa niya? Yamang napakasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay sa muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isahak, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru. At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi. Every gising is a blessing. Sige nga po. Oh, palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Every gising is a blessing.
Buhay tayo, humihinga tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sinong gustong pumunta sa langit, taas ang kamay? Yan. Pakibaba ang kamay. Tignan mo ang katabi mo. Sabihin mo, see you in heaven. Yan. Yan naman natin ang inaasam natin eh. No? Ang makapunta sa langit. Subalit, pag tayo'y pumunta sa langit, tayo ay pinapaalalahanan ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kahit ang iyong asawa, kahit ang iyong anak, kahit ang iyong diyowa, iiwan mo rin dito sa ibabaw ng lupa. At pagdating natin sa langit, wala ka ng asawa, wala ka ng anak. Bakit? Sapagkat tayo ay pare-pareho ng mga anak ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita, matutulad tayo. Uulitin ko ha, matutulad, hindi katulad ha. Matutulad tayo sa mga anghel, no? Sapagkat tayo ay bago ng nilalang, no? Hindi na ito yung dadalhin natin sa lang itong katawang ito, hindi na. Kaya nga dito, no? Ang Panginoong Hesus ay nagsasabi sa kanyang mga tagapakinig, kahit anuman ang utos dito sa lupang ibabaw na ito, anumang kautusan yan, mawawalang saysayan sapagkat doon sa kaharian ng langit ang katuparan ng lahat ng kautusan. Sapagkat tandaan ninyo, ang mga Saduceo, aring grupo ito ng mga Hudyo, ang pinaniniwalaan lang nila yung unang limang aklat ng matandang tipan, no? Genesis, Exodus, Deuteronomy, mga bilang, no? Yan lang ang kanilang pinaniniwalaan. At anumang nasulat, after nung 5, hindi na sila na niniwala. Kaya itong tanong na ito, no, ng mga Saduceo sa Panginoong Hesus, para ba ito yung nanunudyuba, no? Para ba nang bubuyo lang, no? Kasi itong mga to hindi naman talaga naniniwala. Kahit anong sagutin natin, kahit anong sagot ni Hesus, hindi sila maniniwala, no? Subalit, binigyan sila ng magandang karunungan ng Panginoong Hesus. Bakit? Dito, sabi ng sagot ng ano? Anong sabi? Yung babae, mayroong asawa. At sinabi sa batas ni Moises, kapag ang asawang lalaki ay namatay, kung may kapatid ang lalaking iyon, kailangang ipakasal, no? Eh nangyari, ilan ang naging asawa niya? 7. Ay kagrabe naman yun, ano? Para kang sinumpa, eh, lahat ng napangasaway patay, no? Eh hindi naman yun, yun ay kumbaga gumawa na sila ng kwento. Eh tinanong sila ni Hesus. O tinanong nila si Hesus, sabi nila, ay sino hanggang magiging asawa nila pagdating sa langit? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Wala. Bakit? Ay langit na yun eh. Pagdating natin doon, ito na ang magiging katuparan, no? Katuparan ng ano? Katuparan na tayo ay mapa sa Diyos. Sapagkat kung kasama na natin ng Diyos, bakit pa natin kailangan ng asawa? Bakit pa kailangan ng kapatid? Bakit pa kailangan ng karelasyon? Bakit? Sapat na ang Diyos doon sa kalangitan. At dito'y tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na ang langit, no, ay lugar ng mga buhay, hindi lugar ng mga patay. Sapagkat nung nagpakita, no, ang Diyos kay Moises, anong sabi ng Diyos? Ako ang Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob. Ito yung mga ninuno ng bayang Israel. Ito ang sabihin natin, haligi, no, ng pananampalatayang Hudaismo, si Abraham, Isaac, at Jacob. Subalit sila'y namatay. Subalit nung sinabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac,
at Jacob? Sinasabi din ng Diyos, lahat ng mga ito'y buhay sa piling ko. At tayo di pinapaalalahanan na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, may buhay na naghihintay kapiling ang Diyos. Amen? Anong sabi ng unang pagbasa? Narinig natin ang kwento ng dalawang punong kahoy. Sila ang naging propeta, no? Sila ang naging saksi ng Diyos sa kanyang bayan. At binigyan sila ng kapangyarihan gawing dugo ang tubig, no? Binigyan sila ng kapangyarihang huwag umulan, no? Kaya anong nangyari? Yung mga tao galit sa kanila. Yung mga tao ayaw sa kanila. At anong sabi ng unang pagbasa? Pagkatapos ng kanilang pagpapatotoo, lumabas ang halimaw at pinatay yung dalawang punong kahoy. At sila ay namatay. At nung mamatay ang dalawang punong kahoy, anong nangyari? Nagdiwang ang buong sambayanan. Bakit? Wala nang kontrabida sa buhay namin. Wala nang gagambala sa amin. Gagawin na namin lahat ng gusto namin gawin. Subalit pagkatapos ng tatlong araw at kalahati, sa kanilang mga mata, ano ang sabi? Binuhay sila ng Diyos at sila ay umakyat sa langit. Ay anong sinasabi nito sa atin? Tayo ang dalawang punong yaan. Yan ay lumalarawan sa akin at sa ating lahat na nananatiling tapat at nananatiling mga saksi ng Diyos. At sa pagiging saksi at pagiging tapat natin sa Diyos, may mga tao tayo na hindi matutuwa sa ating ginagawa. May mga tao sa atin na pupunahin tayo. May mga taong tutulagsain tayo na hahangarin na mawala na ako at mawala na tayo sa mundong ibabaw nito. Bakit? Hadlang tayo sa kanilang mga ginagawang kabuktutan. Hangad nila na tayo mawala. Subalit, sabi nga, ang huling halakhak ay hindi nasa tao. Ang huling halakhak ay hindi nasa halimaw. Ang huling halakhak ay nasa Diyos. Kaya nung sila ay mamatay, yung dalawang punong, inakyat sila sa langit. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Kapag tayo nananatiling tapat, tayo ay nananatiling saksi ni Jesus. Yan din magandang paalaala sa akin. Bakit? Sapagkat tayo sa mundong ibabaw na ito, may kani-kaniyang gampanin, may kani-kaniyang tawag sa Diyos, may kanya-kanyang bukasyon. Buhay pag-aasawa, buhay pagpapari, buhay binata at dalaga. Lahat yan ay tawag sa Diyos. At kapag yan ay ating pananatilihin, no? Kung ako'y magpapakabuti bilang may asawa, bilang isang pari, bilang isang binata o dalaga, pagdating ng araw na tayo tatawagin ng Diyos, iaakyat din tayo sa langit. Ang tawag natin sa mundong ibabaw na ito'y magpakabanal. Ang tawag sa atin sa mundong ito, tayo maging tapat kay Kristo. Ang tawag sa atin din sa mundong ibabaw na ito, maging saksi ni Kristo. At hindi mawawalang saysay ang aking mga binanggit. Bakit? Sapagkat kapag tayo ay tinawag na ng Diyos, iaakyat tayo sa langit upang ipakita sa mga taong nanunuligsa, sa mga taong gustong mawala tayo, may Diyos na naghihintay sa atin, na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa akin at sa ating lahat. At yan din ay pinapaalala ng Panginoong Jesus, sa susunod na buhay natin, mas maganda ang buhay. Sa susunod na buhay, wala nang mga sakit. Sa susunod na buhay, wala nang mga utang natin. Sa susunod na buhay, wala na tayong poproblemahin. Bakit? Ay kapiling na natin ang Diyos. Kaya tayo magpakabuti, magpakabait, maging tapat na may bahay, maging tapat na asawa, maging tapat na pari, maging tapat na anak, maging mabuting mamamayan. Bakit?
sapagkat sa kabilang buhay ang gantimpala ng walang buhay na walang ang buhay na walang hanggan ay igagantimpala sa atin ng Diyos. At yan ang hihilingin natin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, na habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, tumingin lagi tayo, asamin lagi natin, may langit akong pupuntahan, may langit na naghihintay sa akin, na itong mga bagay-bagay sa mundong ibabaw na ito, pansamantala lang yan. Na kapag ako yumauna sa mundong ibabaw na ito, hindi ko ito madadala. Na ako'y mapaalalahanan habang ako'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, mas pahalagahan ko ang mga Diyos na bagay kaysa sa makamundo at mga makalupang bagay-bagay. Kaya sa bandang bilang pagtatapos, tignan mo uli ang iyong katabi. Tignan mo yung katabi ninyo, natutulog kayo. Sabi, tignan nyo katabi po ninyo, sabi mo, kaibigan, magkita tayo doon sa langit kasama ng poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Napakamalwalhati ng kapayapan at pag-asa sa muling pagkabuhay, manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang lumo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Hangad mong siya'y iwastong lubos, kay siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Love
cup became our bread and wine. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarnal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarnal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.